the Lord. Hallelujah. Glory to your name, Jesus. Wonderful Jesus. Impact. Do you have Bible, mga kapatid? Mayroon ba tayo mga Biblia? Kailangan handa po tayo, mga kapatid. Lagi po tayong prepared. Napapasabi ng ating Panginoon, mga kapatid, na papanahon man o hindi, maging handa po tayo sa lahat ng oras. Hallelujah. Are you agree with that, mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. Let's open to our Bible. In book of Psalm. Can I have a microphone? Book of Psalm 35, chapter 35, verse 23. Maka Psalm wait 35 verse 23. Ang nakasulat po doon, mga kapatid, mayroon po kayong mga Bible. Dapat next time, mga kapatid, magdala po kayo ng mga Bible. Psalm. Yan po ay panglaban natin, mga kapatid, sa ating kaaway yung Bible. Dapat lagi po natin dadala yan. Kahit maliit na Bible, mga kapatid, lagi po natin ilalagay sa ating pocket. Yan po ang ating tabak. Amen, mga kapatid ko. Ang nakasulat po doon, ano po nakasulat doon? Stir up thyself and awake to my judgment, even unto my cause, my God and my Lord. Stir up thyself. Yan po ang nakasulat dito sa Psalm, Book of Psalm 35 verse 23. Impact. I want to talk a little bit, mga kapatid, about David. Do you know the history about David? King David. Sino nakakalam sa history about David? Amen. David, mga kapatid, he had many titles. Nakuha niyo, mga kapatid? David, he had many titles. He was a shepherd, the outcast, the soldier, the warrior, the musician, and the king. Amen. Yan po ang ating pag-uusapan, mga kapatid. Ang pamagat po ng mensahe, mga kapatid, na ibinibigay ng ating Panginoon sa gabing ito. Wake up. Tell to your neighbor, wake up. 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 Sabi po ni David, mga kapatid, dito, stir up thyself and awake to my judgment, even unto my cause, my God and my Lord. Yun ang, mga kapatid, kung pag-uusapan po natin ang history ni David sa book of Samuel. Sa 1 Samuel and 2 Samuel. Nakasulat po doon, mga kapatid, yung mga record nakasulat doon kung paano siyang nanalo, mga kapatid ko. That is written in book of Samuel. Kung nagkaroon din ng complete, mga kapatid, yung kanyang buhay. Kaya po sabi ito, mga kapatid ko. Ito pong sinasabi niya ito sa Bible, mga kapatid. Yung nakasulat po dito, mga kapatid, napaka-importante po ito. Alam niyo, mga kapatid ko, si David, nung nasa labanan siya, yung kanyang kaibigan na si Jonathan at kanyang ama, best friend niya yun, mga kapatid, si Jonathan. Nang mamatay yung mga kapatid ko, siya po'y nagdalamhati. Malungkot po siya, mga kapatid, at gusto niyang lumaban ulit. Gusto niyang lumaban, mga kapatid, at ang lumiyong mga kanyang mga tauhan. Ang sabi niya, mga kapatid ko, lalaban tayo! Fight! Nakahanda na po yung mga tauhan, mga kapatid ko, para sa labanan. Pero nag-iisip po siya. Ang sabi po niya, kanyang isip, mga kapatid ko,
Ang desire na kanyang puso, kung ano mang nandun, sabi niya na, he-desired. Ang sabi niya, ayaw kong pumunta sa labanan. I want to take rest for a while, sabi ni Dito. Ay, mga kapatid ko, sa madaling salita, doon muna siya sa bahay niya, mga kapatid ko, hanggang he commit adultery, murderer, until the death of his son. Yun po ang kanyang ginagawa, ni Bathsheba. Nagkasala po siya, mga kapatid ko. Ngayon, mga kapatid ko, sa madaling salita, mga kapatid ko, sa labanan, pinag-uusapan po natin dito ang tungkol po sa labanan. Ang sabi ito, wake up! And wake up. Dahil hindi mo alam ang panahon o oras o bagay na hindi mo inaasahan na kusang darating. Naintindihan niyo, mga kapatid? What does mean? Ano pong ibig sabihin ng stir up? Naintindihan pa niyo, mga kapatid ko? Stir up thyself. Ano pong ibig sabihin doon? The word stir up mean to be fully awake. To be fully awake. Watchful. Kailangan po tayo maging aware, mga kapatid, to arouse from being asleep. To rise up, to stand up, kailangan po tayo nakahanda sa lahat ng panahon o sa oras. Lalo na po sa panahon ngayon, mga kapatid. So, awake. Kitaan mo, mga kapatid, ang mga nangyayari ngayon. Hindi mo ba nakikita sa ating paligid, mga kapatid, araw niyo kung ano nangyayari ngayon? Para din masasabing maghanda ka. Hindi po natin yan masasabing maghanda ka, mga kapatid, sapagkat kung kalooban ng Panginoon yan. Ang ating Diyos, mga kapatid, listen. Ang ating Diyos ay, He is God, He is merciful, He is compassionate Father, at hindi niya ipapahindunod ng kanyang mga anak. Ay mamatay na lang at pababayaan niya yung kanyang mga anak na dapat pa niyang gagamitin sa kanyang gawain. Akala niyo ba sa mga nangyayari sa inyo, mga kapatid ko? Kung hindi nasasaktan ang ating Panginoon, ipinapahindulot po niya. Bagamat ayaw niyang ipahindulot yan, ipinapahindulot po niya. Ayan po ay gawa ng kaaway. Yung hangin na malakas, mga kapatid ko, yan po yung espiritu na hindi mo nalalaman na usang na lang nagbawala sa iyong paligid o around you at maraming nawalang buhay. Pwede mong pagsabihin maghanda ka sa panahon na yan, mga kapatid ko. Usang na natin yan, mga kapatid. Pero ang sabi ng ating Panginoon, aware! Ano po nakasunod ko sa Bible, mga kapatid? First Peter. Stir up your mind. Stir up your mind and remember the Lord what He have done to you. Nais po natin pagbulay-bulayan, mga kapatid. Isipin yung mga bagay, mga kapatid, kung ano mang ginawa ng Panginoon sa atin. Minsan ang mga tao, mga kapatid, nakalimot po sila kung ano pong ginawa ng Panginoon sa kanila at tapos. Na ang Diyos ay mabuti sa kanila, pinagpapala sila, pinagaling sila sa mga karamdaman, pero anong ginigilantin ng tao? Usang lumalayo. Parang wala. Parang walang nangyayari, mga kapatid ko. Ganun ang tao, mga kapatid. Karamihan, wala pong mga utang na loob. Kung kailan malala na, kung kailan gugugod na, kung kailan maraming problema, kung kailan bumabagsak yung mga negosyo, saka palalapit sa Panginoon. Ganyan ang tao, mga kapatid ko. Kaya kapag pupublay-bulayan natin yan, mga kapatid ko, yung sinasabi ng ating Panginoon, yung salita ng ating Panginoon ng mga kapatid na parang tabak, mga kapatid, na tayo nasasaktan. Pero yan po'y ating tanggapin. Sapagkat dyan po tayo gagaling. Nakuha niyo, mga kapatid ko, na tayo po maging handa sa lahat ng panahon. Marami po tayong dapat paghandaan, mga kapatid ko. Ang una po natin paghandaan, ang pagbalik ng ating Panginoon, kung kailan po siya babalik.
Nalalaman mo ba kung kailan babalik ang ating Panginoon? Hindi mo alam. Sapagkat darating siya na parang nagnanakaw. Sa oras na hindi mo inaasahan, darating at darating ang ating Diyos. Yan ang dapat ng paghandaan ng tao. Nakita mo, pag nalalaman na yung balita na mayroong typhoon, may bagyo na darating, anong ginawa ng mga tao? Siyempre naghahanda. Pag mayroong ulan, ayan, naghahanda ang mga tao. Yung mga sampay doon sa labas, kinukuha, baka uulan. Yung pagdating ng ating Panginoon, hindi pinaghahandaan. Hindi sila naghahanda, parang wala sa kanila yung mga kapatid. Kahit alam nila yung salita ng Diyos, baliwala po sa kanila. Hindi po sila interesado. Saan po nagkaroon ng interesado yung mga tao? Saan? Sa mga kalayawan. Sa makamundo, makalaman. Sa mga material na mga bagay, doon po ang mga tao nakatingin. Sa kagandahan ng mundo, wala na po kagandahan ng mundo, mga kapatid. Wasak na po, mga kapatid ko. Wala na po tayong maaasahan dito sa mundo, mga kapatid ko. Kahit sasabihin mo pang maraming ang ari-arian, lahat ng bagay na sa'yo na, wala ka lang nahanapin. Pagugustuhin ng Panginoon yan, isang kasap pata mo lang. Kayang mawala yan. O saan ka pwedeng maghanda? Ang paghahandaan natin yung pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya gayon na lamang ang sinabi mga kapatid, wake up! Get up and arise! Stand up and prepare! Sapagkat darating ang ating Panginoon sa mga bagay na hindi mo inaasahan. Pangalawang paghahandaan mo, yung buhay natin kung kailan tayo matatapos. Kung mauubos na yung oras natin dito sa mundo, may alpasin ba yung mga kapatid? Tayo tumadaan lamang. At kung matatapos na yung taon mo, yung oras mo, yung panahon mo, babalik ka rin sa pinanggalingan mo. Saan ba tayo nanggaling, mga kapatid, sa Diyos? Ang tao kung naglilingkod ka man o hindi, babalik at babalik ka rin sa ating Panginoon sapagkat siya'y nagmamay-ari ng iyong buhay. Hindi po nakikita ng mga tao yan, mga kapatid ko. Hindi nila nalang, maraming mga taong walang alam sa salita ng Diyos. Walang utang na loob, mga kapatid ko, sa madaling salita. Walang utang na loob ng tao. Yung hinihingalan natin, mga kapatid, libre yan. May bayad ba yan? Libre na ibinibigay ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi ng ating Panginoon, doon sa sulat, doon sa 1 Peter, alalahanin mo yung nakaraan, yung ginawa ng Panginoon sa iyo. Ano bang ginawa ng Panginoon sa atin, mga kapatid? Noon, magpahanggang ngayon. Ang Diyos, mga kapatid, hindi siya lumalayo. Hindi po malayo ang ating Panginoon. Ang tao ang siyang lumalayo. Hindi po natutuwa, mga kapatid, naintindihan mo ba kung anong mga pangyayari natin ngayon sa mundo? Hindi na po normal, mga kapatid, abnormal na po ang mga nangyayari ngayon. Pero ang tao, hindi po nila naiintindihan. Sapagkat nakalagay po doon sa 1 Corinthians 4:4, tinatakpan po ang kanila kaisipan sa mundo ng kadiliman. Hindi nila makikita yung katotohanan, yung kabanalan ng ating Panginoon. Hindi nila makikita. Pag ang tao walang kabanalan, malabo makita mo yung katotohanan. Jesus will set you free kung nananaman ang Panginoon sa puso mo. Ang tao ang siyang lumalayo, hindi po malayo ang Diyos. Walang nabago kung unang panahon pa hanggang ngayon. Walang nabago, kapatid ko. Ang daan natin yan. Kaya gayon, tayo mga kapatid, bilang mga tao, bilang mga anak ng Diyos dito sa mundo, hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Hindi tayo nandito sa mundo, mga kapatid. Hindi tayo nandito sa mundo para lamang ano? Para kumain, matulog, mag-aral, mag-asawa, mag-anak ng mag-anak. Hanggang sa mamatay. Hanggang ganun lang ba ang iniisip natin? Hindi, mga kapatid. Mayroon pong plano ang Panginoon sa tao kung bakit nandito tayo. Nais ng Panginoon, mga kapatid ko, na gumanda ang iyong buhay. Nais ng Panginoon na ika'y pagpapalain sa anumang bagay.
Nais ng Panginoon na ikaw ay mamana ng buhay na walang hanggan. Napangako ng Panginoon. Hindi naman napakasasa ka sa mundong ito dahil sa yaman sa ari mo. Anong ari-ari? Anong mayroon ka? Napakasasa ka dahil mayaman ka? Dahil pagkatapos na yun, wala ka nang harapin. Katakot-takot ang ating harapin, mga kapatid. Kung wala tayo sa Diyos, tayo'y kawawa. Subalit, glory to God. Sabagat mayroon po tayong Panginoon, nag-iisang Diyos na si Jesus, na ating Panginoon, na ating inaasahan. Lagi natin siyang nilalapitan. Ano mang oras, bawat sandali, mga kapatid, nariyan po siya. Kung tayo mayroon pananampalataya, takot sa Diyos, madali mo makalabit yung Panginoon. At kung ano, mga kapatid, kung malamping ka sa mga magulang mo, pag mayroon ka kailangan, pag kinakalabit mo yung mga magulang mo, lalambot ang puso ng magulang mo. Pag nilalambing mo siya, pag sinisigawan mo, inaaway mo, pasaway ka, ipigyan ka ba? Hindi ka pipigyan ng Diyos. Ganun sa ating Panginoon, hindi ka pipigyan ng Panginoon. Kung sa mga magulang mo nga, sinasaway mo na yung mga magulang mo, wala kang respeto. Sa Panginoon kaya, ganun din sa ating Diyos, mga kapatid. Kailangan natin siyang lalambingin sa pamamagitan ng ano? Inaawitan mo siya, hinaharanahan mo siya, nakipag-usap ka sa Panginoon. Na bagat hindi natin nakikita ang Diyos, tayo'y sumasampalataya, tayo'y naniniwala na nariyan ang Panginoon. At kaya-kaya niyang baguhin ang ating buhay. Kaya-kaya niyang baguhin kung ano mang dapat baguhin sa atin, mga kapatid ko. Yan ang pinagkaiba sa mga believer at unbeliever. Believer at unbeliever, it is very different between that. Sapagkat yung mga tao ay takot sa Diyos, yung mga tao na mamuhay sa kabanalan, hindi po yan lumilihis. Yung mga tao may takot sa Diyos, hindi po yan gumaganon. Left, right, diretso po yan. Bagamat walang-wala na siya, hindi pa siya gumagawa ng kasalanan dahil mayroon po siyang takot sa Diyos. Sa mga tao ngayon, mga kapatid, look around you. Kita mo sa mga paligid, mga kapatid. Siguro yung namatay mo sa mga kabisayahan, mga kapatid, naghahanda yun for next month. Naghahanda yun, sure, para sa Paskong darating. Nasaan, mga kapatid? Kaya huwag po tayong maghahanda, mga kapatid, o mag-aala sa alala sa anumang bagay dito sa mundo, mga kapatid. Ang sabi ng ating Panginoon Jesus, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Siya pong lahat magsusupply sa lahat ng ating pangangailangan. Wala po tayong dapat ikatakot. Well, hindi po tayo dapat ay nag-worry sa anumang mga bagay. Sapagkat nangako ang ating Panginoon, kung uunahin lang natin siya sa anumang kaparaanan, siya ay magsusupply sa lahat ng ating pangangailangan. Pero hindi, hindi po inuuna ng tao, mga kapatid ko. Ano po inuuna nila? Eh, pagkalinggo nga, hindi na nalang naisip pang simbe. Basta na pumapunta doon sa church. Hanggang ganun lang. Basta na karating sa church. Tapos, hanggang doon lang. Panalangin ba yun? Nasaan ba yun? Hindi nalulugod ang Panginoon doon. Hindi yung dalangin, mga kapatid. So, communication, mga kapatid. Dapat palagi, mga kapatid. Lagi natin kinakausap ang ating Panginoon. Para naging, kung kinakausap natin sa ating Diyos, para bang yung customer, yung ba sa tindahan na yung customer kayo, ganun sa ating Panginoon. Mabilis ang transaksyon. Ayan ang pinagkaiba, mga kapatid. Tayo'y naniniwala, sumasampalataya sa mga bagay na hindi natin nakikita. Hebreo 11:1. Naniniwala tayo sa mga bagay na ika-grant ng Panginoon niya. Hindi nakikita ng mga tao, mga kapatid ko. Tingnan mo kung ano mga ginagawa nila sa araw-araw. Sasabihin pa natin niya, mga kapatid ko, I am a proud for a Filipino. I'm not proud, a Filipino. I'm not proud. Wala akong may pagmamalaki. Ang ipagmamalaki ko, mga kapatid, I am proud to be a Christian. Na mayroon akong Jesus at Panginoon sa buhay ko na aking tinatawagan. Ay pagmamalaki ka sa mundo na ikaw ay Filipino, ano ang pagmamalaki mo dito? Puro kayabangan. Puro corruption. Puro kalukuhan. Asaan? Pagmamalaki natin yun? Wala. Wala tayong pwedeng maipagmamalaki ng anumang bagay sa harap ng ating Panginoon. Siya ang dapat natin itaas.
at bigyan ng parangal. Amen. Yan dapat natin ipagmamalaki sa ating buhay, mga kapatid ko. Hallelujah. Glory to your name, Jesus. Alam niyo, mga kapatid, kung iisipin natin, pagbulay-bulayan natin palagi araw at gabi yung salita ng Diyos, masarap damhin. Yes, minsan nasasaktan tayo sa pangangaral sa tanan Diyos. Hindi po yan sinasaktan, mga kapatid, because Jesus will to talk to you. Amen, eh? He want to tell you something very important matter. Amen. Na you will be prosperous in the future. Yung buhay mo gaganda. Pangako ng ating Panginoon na hindi ka niya iiwan ni pababayaan. Matthew 22:20, I never leave you nor forsake you. I am with you always at the end of the end. Nangako ng ating Panginoon. Tayo ko minsan ang tao, kung sila'y minamalas na, lahat nawawala na, sasabihin wala ng Diyos. Ang tanong, lumakad ka ba? Na naayon sa kalooban ng Panginoon? Dahil sa fullness? Nandiyan ba? Amen. Tinan mo. I'm sorry. Yeah, I understand. Hallelujah. I understand already. I understand. Amen, amen, amen. Amen. Hallelujah. May the Lord bless you. May the Lord bless you. Yeah, may the Lord bless you. Thank you for coming. May the Lord bless you. It's okay. Ang sabi natin pa, the high will. Next Sunday. God bless you. God bless you. The high will of holiness. Yung kabanalan, nabubuhay pa tayo ng kabanalan, ititingin pa nga lang tayo sa alak, mga kapatid, kung kasalanan na. Sa Proverbs, mga kapatid, 20:1, basahin mo doon. Titingin ka pa nga lang sa alak, kasalanan na. Itinan mo ngayon, next month, itinan mo yan, lahat ka po si Kera yan. Babaha yung mga alak. Yung hindi kinalamitan ng ating Panginoon siyang ginagawa. Ititingin ka pa nga lang sa lalaki at babae. Kasalanan na, Matthew 5:28. May mga reference tayo, mayroon tayo, biblical tayo dito, mga kapatid, dito nagsasalita ng labas sa salita ng ating Panginoon. Titingnan mo pangalang kasalanan na, lalo pag ginagawa natin, hinihipo natin. Lalo pag hinihipo natin, kinakain natin, lalo na. Hindi alam ng tao yan, mga kapatid. Sila po'y pangmang. Kaya po sila napapahamak dahil sa kanilang kamangmangan. Hosea 4:6, ano kalagay doon? Ano kalagay doon? The people destroy because of lack of wisdom, lack of knowledge. Sila po napapahamak ng dahil po sa kanilang kamangmangan. Walang alam sa salita ng Diyos. Dahil kung ang tao walang alam sa salita ng Diyos, hindi ka nagbabasa nito. Tandaan mo, mga kapatid ko, mapapahamak ka na lang na hindi mo inaasahan, na akala mo kalooban ng Diyos, akala mo binababayaan ka na ng Panginoon. Paano ka naging aware? Kung gusto mo maging aware ito. Ito po yung mapa natin. Salamin, mga kapatid ko, para hindi tayo maliligaw. Bakit po tayo lumusot dito sa mundo, mga kapatid ko? Mayroon pong iniwan ng ating Panginoon. Ano pong iniwan ng ating Panginoon? Yung kanyang banal na salita. Ito po yung mapa natin. Habang tayo nabubuhay dito sa mundo, mga kapatid, ito po yung iniwan ng ating Panginoon para hindi po tayo maligaw. Para hindi po tayo mawala. Binabasa ba ng tao ito? Iba na naaklat? Hindi. Iba yung mga binabasa na tayo, mga comics. Kaya sasabihin ka agad-agad. Tanong ka agad-agad. Question mark. May Diyos ba? Wala yan ang Diyos, wala akong nararamdaman. Hindi ko nararamdaman na may Diyos. Lalo ka agad-agad ang inisip ng tao. May Diyos ba? Walang Diyos! Wala lang akong nararamdaman na walang Diyos eh! Nagsisimba naman ako linggo-linggo, tumuturo naman ko sa church. Nagbibigay ako ng tithes and offering. Ang tanong, sinunod mo ba ito? Itong mapa, salamin. Ito po yung mapa sa amin ng ating buhay, mga kapatid. Pag hindi mo nalalaman ito, masasabi mo, walang Diyos. Sasabihin ng tao yan, walang Diyos. Eh, hindi niya alam ang salita ng Diyos eh. Binulag sa katotohanan. Yan po nakalagay rin, mga kapatid, sa 1 Corinthians 4:4, na binulag ng mundo yung mga mata ng mga tao. Hindi nila makikita yung kabanalan ni Kristo. Yung kalawalhatian ng ating Panginoon nila makikita.
Puro makalaman, kalayawan at kanilang nakikita. Pagdating sa ating Panginoon, wala silang nakikita. Kaya paano ka maging away? Kaya sinasabi nito, get up! Arise! Wake up! Stand up! Tayo po'y lalaban. Nandito po tayo ngayon, mga kapatid, sa labanan. Nakita niyo, mga kapatid? Nandito po tayo ngayon sa labanan. Ang sinabi po sa Biblia, mga kapatid, sa 1 Peter 5:8, ano kalagay doon? Ang kaaway umiikot. Kaaway umiikot yan. Na parang lying. He's looking about your weaknesses. He's looking your weaknesses. Yung kahinaan mo. Yung weaknesses mo. Tumitingnan niya yung kahinaan mo. Kung nasaan yung kahinaan mo, doon kanya titirahin. Nakuha niyo mga kapatid, 1 Peter 5:8. Ang ating kaaway na si Satanas, umiikot yan. Naghahanap siya ng, masisila. Pag alam niya na kayang-kaya niya, ito mahina ito, doon kanya titirahin. Kaya, fight! Nasapura to si David sa awayan niya, fight! Tayo din mga kapatid, magipaglaban din tayo mga kapatid. Nandito po tayo ngayon sa labanan mga kapatid. Kung kanino po tayo magipaglaban? Saan ka magipaglaban? Sa kapatid mo? Sa kapwa mo? Sa tao? Yun ba ang kalaban natin? No! Ang kalaban po natin, mga kapatid, ay hindi po nakikita. Nandyan po sila sa paligid. Million at billion yan, mga kapatid. Hindi mo sila kaya. Kung wala kang Kristo sa puso mo, kung wala kang Panginoon sa puso mo, kung wala kang prayer, wala kang fasting, wala kang pag-aayo mo, madadala ka, makukuha ka ng kaaway. Kaya nga, fight! Laban! Tayo po'y nakikipag-away, mga kapatid, sa mga espiritu ng kadiliman. Ano po sasabihin natin? Spirit of darkness, get up! Shut up! In Jesus' name. Stay away from me! Lumayas ka! In the name of Jesus. Sabay ang mga pag-ayon mo, pastig. Di ba lalayas ka? Hindi magtatagal sa buhay mo yan, mga kapatid. Iyan ang ating panlaban. Salita ng Diyos. Diyan po natin matatalo yung kaaway sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, pag narinig nila yung in Jesus' name, nakarampas po yan, mga kapatid ko. Takot yan! Kaya ba sa kaduliman ka pa, nagsusulo ka sa Bible, sabihin po na kaya, pahay kaya? Maraming mga ano yan, may milagro nangyayari dyan. Nakakatakot. Big, mayroon kang in Jesus' name, may puso ka, wala yan! Takot yan mga kapatid ko. Takot yan sa Panginoong Jesus. Kaya na hindi tayo pwede tumawag ng sino mang pangalan. Ano ang pangalan mga kapatid ko? Sapagat wala na pong ibang pangalan na ibinibigay dito sa lupa. Kundi ang pangalan lamang ni Jesus na taga Nazaret. Pag sinasabi kong spirit of darkness, kasaw, spirit of sickness, pag nire-review mo yan, kaya pa mayroon kang sakit, na para bang nabibigat na nahihirapan ka, review mo, review mo. Di ba sabi na pag nabinigyan tayo ng power? Power! Bigyan ka ng power to fight to the enemy. Ang kaaway natin, mga kapatid, hindi tao. Tandaan natin yan, ha? Walang dugo. Espiritu po yan, mga kapatid. Espiritu ng kadiliman. Marami sila, mga kapatid ko. Pag tayo'y nanghihina, wala na tayong simba, hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos, wala na pag-aayuno, wala na prayer, wala ka na nagagawa. Doon ka ngayon. Papasukin ang kaaway. Kung ikay man ang palataya, nag-backslide ka, ngayon, pag nagpalataya ka, ginamit ka sa gawain ng Diyos. Ginamit ka bilang instrumento ng Diyos. Manunugtog ka. Ginamit ka sa kanyang gawain. Pero nag-backslide ka. Nilinis ka ng Panginoon eh. Lahat ng espiritu na sa sayo, basta pag tinanggal na. Pinagod ka ng Panginoon. Pero nag-backslide ka. Hindi ka na bumalik sa Panginoon. Lumayo ka sa Diyos. At
ipapagamit ka sa gawain ng sanlibutan. Sa halip na kagamitin ka sa church, saan ka nagpapagamit? Instead na tumutugtog ka sa church, saan ka nagpapagamit? Doon! Sa bar house! Doon nagpapagamit. Kaya, ang espiritu na wala sa'yo, tudupihin nyo. Lahat ng nawala ng espiritu siya'y masama, papasokin doon. Babalik at babalik pagdadala pa siya ng marami doon. Kaya mas lalo pa siyang lumala. Mas malala pa siya kaysa dati. Ang sabi ng Panginoon Jesus, pinagaling na kita. Huwag na huwag na huwag ka nang gumawa ng kasalanan, kahit anong kasalanan. Sapagkat kung uulitin mo yun, mas malala pa ang sasapitin mo. Di ba sabi ng Panginoon Jesus? Pinagaling na kita sa iyong karamdaman. Tumino ka na. Nakuhan niyo mga kapatid ko. Nasa maayos ka ng pag-iisip ngayon. Naging normal ka na at pagkataan mo naging normal. Binago ka na ng Panginoong Yesus. Sa oras na babalik ka sa kasalanan mo, magdadala pa yung mga espiritu na wala sa iyo doon. Kaya mas lalo pang lumala ang kanyang sitwasyon sa tao na yun. Kung hindi ka aware, mabibiktima ka. Nakuha niyo mga kapatid? I hope you understand what I mean. Mas malala ang sasakitin mo. You will be worse off. Kaya dapat ang tao naging wise, mag-isip. Binigyan tayo ng isip para mag-isip. Binigyan tayo ng talento ng Panginoon para gamitin. Hindi natin yan dapat mga kapatid ko gagamitin sa anumang kasamaan, sa kalayawan, sa kamunduhan. Dahil bago sa atin, mayroon tayong mga regalo, talent na ibinibigay ng Panginoon. Nasa iyo na lang kung saan mo gagamitin. Kung maganda ang boses mo, doon ka napapagamit sa naaway. Kung makanta ka ng mga worldly song doon sa mga barhaon, doon ka umaawit sa naaway, yun ang Diyos mo eh. Pero pag, yung magandang talent mo, may mga talent ka, napapagamit ka sa Panginoon, yun, malulugod ng Diyos sa'yo. He will bless you abundantly blessing. Darating yung mga papapala na hindi mo inaasahan. Mga kapatid ko, ganun po ang ating Diyos, mga kapatid. God is good. So fight! Nandito tayo ngayon sa labanan. Why not po pinag-usapan natin na maghanda tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon? Pangalawa, maghanda tayo kung kailan tayo pupunin. Kailan tayo mamamatay. Hindi ba natin pinagandaan yan, mga kapatid ko? Na pag tayo namatay, mga kapatid ko, nasa Panginoon ba tayo o wala ba tayo sa Diyos? Ang ating kamatayan, mga kapatid, kung wala ka sa Panginoon, yung isang tao na wala sa Diyos at namatay, kawawa. Pag namatay ang isang tao na may Diyos, may Kristo sa puso, tinago, naglilingkod sa gawain, of course, nasa Panginoon, nasa piling ng ating Panginoong Jesus. Lahat kaya tao ganun? Hindi. Hindi po nila naiisip yan, mga kapatid. Tandaan yung mga kapatid pag hindi kaaway. Ang gawa ng kaaway, masyadong attractive. Seductive. Masisilaw ka. Masisilaw ka sa kagandahan. Ang gawa ng kaaway. Pag nagpapadala ka, mabibiktima ka. Kaya po tayo mga kapatid ko, lumaban po tayo mga kapatid sapagat yung ating kaaway ay hindi pong tao. Wala pong laman, walang dugo. Espiritu po yan at hindi po natin sila nakikita. Masasamang espiritu po yan mga kapatid, maliliit, malalaki. Labanan po natin yan sa ano? Sa pananalangin mo, sa pag-aayaw mo, sa pagdalo mo sa church, pagbabasa mo ng salita ng Diyos. Lagi mong tinatawagan ng ating Panginoon, Lord! Where are you, Lord? Yes, my daughter, my son, I am here. Sabihin ka agad ng Panginoon niya, yes, my daughter, my son, I am here. At agad yun, sabihin ng ating Panginoon niya. Di ba talk and listen? Di ba communication, talk and listen? Di ba? Sa pananalangin, talk and listen. Nagsasalita ka, sinasagot ng ating Panginoon. Nagsasalita ka, sa ano ba sasalita? Nanalangin ka. Parang naman din ang sasagot ng Panginoon. Sa pagkakasalita ng Diyos, magbabasa ka. Dahil doon po yung katugunan. Dito po siya namumusap. Pinasa pa ng tao yan mga kapatid. Nanalangin sila. Hindi sinasagot ng ating Panginoon. Paano sila sasagutin ng Diyos? Kung sino-sino tinatawagan nila eh.
Alam yung pangalan, nasabi ng ating Panginoon. Tignan po namin ang ating Panginoon. Jeremiah 33 verse 3. Call unto me, I will answer you. I will answer thee. Matthew 11:28. Kayong nabibigkas at nahihirapan, come unto me. Nananawagan ng ating Panginoon mag-isang New Testament sa Old Testament, ganun pa lang walang nabago. Pero saan ka? Ang tawag siya, lumalayo. Kaya kung hindi tayo mag-iingat, mga kapatid ko, maaaring mabibiktima ka. Yung kaluluwa natin, mga kapatid, yun po yung kukunin na Satanas. Idadamay niya doon sa kanyang paraiso. Saan po yung paraiso niya? Sa emperong apoy na naglalablab. Doon na niya dadalhin. Kasi sinabi po ng ating Panginoon niyan, nasabi po ng ating Panginoon niyan, siya nagbibigay. Nang buhay na walang hanggang na sa kanya, siya rin nagbibigay ng hatol sa lahat ng tao, sa lahat ng buhay. Kaya hatol lang tayo, mga kapatid, sa ating mga tao. Nakakatakas ba tayo sa kamay ng ating Panginoon? Hindi. Kasi saan ka magtago? Di ba sa NBI, pag mayroong wanted, may hinahanap sila? Di ba pag may hinahanap sila, wanted? Nagpapadala ng mga tao para hanapin kung sino nasa nagtago. Puno pa sila makatago. Pero sa Diyos, kung nagkasala ka, ay hindi ka makatakas, mga kapatid. Hindi ka makatakas sa Kanya. Sa pupusta yung buhay mo dito, babalik at babalik ka rin sa Kanya, magbabayad ka eh. Lahat ng tao magbibigay na sulit sa akin. Sabi ng Panginoon niya, paano ka makakatakas ngayon? Paano tayo maging aware, mga kapatid? Sa panahon ngayon, mga kapatid, wala na po tayong pag-asa. Wala tayong pag-aasa, mga kapatid, sa mundo. Lahat po yan, yung beauty, yung kagandahan ng mundo, kayang wasakin ng Panginoon niya sa isang kasapatalan. Saan ang beauty? Saan ang kagandahan ng Pilipinas ngayon? May pinagmamalaki pa natin yan sa gobyerno. Napakaganda ng Palawan! Napakaganda ng Bohol! Napakaganda ng Manila! Napakaganda ng Kabisayahan! Asan? Nasaan ang kagandahan? Walang kagandahan, mga kapatid. Lahat po yan huwasangin. Yung ating ipinagmamayabang dahil itinataas mo ang anumang bagay sa buhay mo. Huwasangin ang Panginoon yan sabagat sinabi ng ating Panginoon. Isa lamang ang inyong ipagmamayabang. Isa lamang bagay ang inyong ipagmamalaki. Ang Panginoong Hesus, siya lamang ang dapat natin ipagmamalaki sa ating buhay. Wala nang iba. Sapagat kung mayroon po tayong ipagmamalaki, mga kapatid, ibinabagsak ng Panginoon niya. Tandaan natin yan, ha? God will push the pride. Sa salita pa kaya, God will push the pride. Ibinabagsak niya yung mga mayayabang, yung mga hambog, sinungaling, pangalaya. Binabagsak yan. Akala niyo ba, mga kapatid, nagbibiro? Don't play with God. Don't play. Okay? Huwag po tayong maglalaro sa Panginoon. Sapagat kung siya'y ating nilalaro, paglalaroan ka rin. Natuwa niyo? Don't play with God. Sapagat kung naglalaro ka, paglalaroan ka rin ng ating Panginoon. Sapagat nakasulat, kung anong itinatanim mo, siyang aalihin mo. At tanim ka ng mabuti, mabuti ang aalihin mo. Kung masama ang itinatanim mo, masama rin ang aalihin mo. Saan ka? Pantay po ang ating Panginoon, mga kapatid. God is no respecter of person. Wala siyang kinikilingan o piburito o anuman. Mayroon lamang siyang pakuhod sa mga taong may takot sa Kanya. Yung mga taong may takot sa Diyos, may puso magpapagamit sa gawain, maakabagin, maawain, matulungin, pasensyoso, mapagmahal sa kapwa. Diyan po nangangabag ang ating Panginoon sa mga tao na yan. Pero yung mga tao, mga sinungaling, mandaraya, walang takot sa Diyos, lapas tangan, ginagagalitan ang ating Panginoon yan. Kaya ang ating Panginoon, mga kapatid mo, sa 10 utos, isa na nga lang ipinibigay niya. Isa lang ipinibigay niya. Makasapagin ako sa Exodus 20? Ano kasulat doon? Sa 10 utos pa nga lang, bagsak na tayo eh. Diyos doon, huwag kayo magkaroon ng ibang Diyos, liban sa akin.
ng Diyos, mga kapatid, ngayon na silang tinatawanan. Marami silang dinidiyos ngayon. Maging ang mga actor-actress, naging Diyos na nila. Kanilang mga negosyo, naging Diyos na nila. Sapagkat kung anumang bagay na priority mo, na inuuna mo, iyon ang Diyos mo. Unang butos palang bagsak na tayo, mga kapatid. Saan? Kaya nagkaganoon ang Pilipinas. Iyon mo yung mga kapatid ko? Sa laki-laki ng Asia? Sa laki-laki ng Asia, mga kapatid. Malaki ang Asia. Akala niyo ba? We are not million, ha? Lord, kung kapat million. Alaki-laki ang Asia, mga kapatid. Pero sa lahat ng Asia, ang Pilipinas lang ang Kristiyano. Sasabihin ng Pilipinas Kristiyano, pero lahat, pasaway. Lahat pasaway. Nasaan? Kaya tayo pinapalo. Sapagkat ang mga tao sa Pilipinas naglalaro. Hindi niyo nakukuha mga kapatid? I hope you get. I hope you catch me. Ang karamihan dito sa Pilipinas mga kapatid naglalaro. Sa parang paraan sila naglalaro? Saan? Saan naglalaro ang tao? Nilulungko nila ang kanilang sarili. Hindi nila nilulungko ang Diyos, nilulungko nila ang kanilang sarili. Sapagkat yung ginagawa nila, aanginin nila yun. Nagpaparapak, pag sinasabi yung Christian, tatala mo yung pangalan ni Jesus. Christian, Christ, Jesus. Are you Christian? Yes, I am Christian. Sabi mo sa katulog ko, yes, I am Christian, sa Barista. Yes, I am Christian. Ay, yes, I am Christian. I am Christian. Lahat na lang Christian. Pero hindi nananahan si Kristo doon. Hindi po nananahan si Jesus. Iba po ang kanilang dinidiyos. Kaya ang ating Panginoon nagsiselos. Ang sabi ng ating Panginoon, I am a Jesus God. Ako ay Diyos na mapanipubuhin. At ang sino mang aayaw sa akin ay parurusahan ko. Hanggang sa ika-apat na lahi. Hanggang sa apo mo, sa tuhod mo, saan pa? Dadala yung sumpa na sinasabi ng ating Panginoon. Kaya ang tao wala. Walang-wala tayo may pagmamalangi sa Diyos, mga kapatid ko. We are dust. Basahan. Ano lang tayo sa harap ng Diyos, mga kapatid ko? Kita mo basahan? Kaya ganyan basahan, oh. Basahan? Kaya ganyan. Ganyan lang tayo sa harap ng Diyos. Ganun lang ang tao. Pero saan ang tao, mga kapatid ko? Kaya ang Diyos na galit, mga kapatid, sapagkat ang tao ang kanilang mga sinasamba, yung kanilang pera, yung kanilang trabaho, yung kanilang negosyo, yung kanilang pamilya, ang kanilang sinasamba. Ang sabi ng Panginoon sa Mateo 10:37, kung mahal mo ang mga magulang mo, kapatid mo, asawa mo at anak mo, nagigit pa kay Kristo, hindi ka karapat-dapat sa Kanya. Eh, mga tao na yung mga kapal, hindi ako nagpagsimba. Tignan mo nga, tinatawagan ko tayo yung isang kapatira. Pinupunta ko mo, nasaan ka na ba kapatid? Nasaan ka na kapatid? Busy kasi ako eh. Kasi ganito eh, yung pamilya ko eh. Wala na mga kapatid. Ipinagpalit sa anumang bagay si Kristo. Parang si Judas. Ipinagpalit ang Panginoon sa pera. Like Judas. Na dahil sa pera ay pinagpalit. Di ba yung mawala ng Panginoon? Basta ako yayaman na asenso. Ano yun? Ano si Judas? Ang dahil sa pera? Kinalimutan na niyo yung Panginoon? Ang dahil sa pera? Ipinagpalit si Jesus sa pera. Ipinagpalit si Jesus sa trabaho. Ipinagpalit si Jesus sa pamilya. Ipinagpalit si Jesus sa babae o sa lalaki. O sa negosyo, sa trabaho. Ganun mga kapatid ko. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya ginawa na lang nilang sikanhan ang ating Panginoon. Sikanhan! Nakuha niyo? Ang sabi ng Panginoon, first! Nanghihingi po ang ating Panginoon ng unang posisyon. Unang posisyon. Na siya kukunahin sa lahat ng bagay. Hindi, pangalawang posisyon na lang ating Panginoon.
Dahil ako muna yung maglalaba, mag-grocery, magtitinda, mag-negosyo, pag-aalaga, magluluto. Tsaka na ako magsimba. Di yung priority mo, yung trabaho mo, yung ano mo, maraming ang alibay. Pagkagising natin sa umaga araw, mga kapatid ko, isa lang ang sikreto kung paano nag-bless ng ating Panginoon. Magpapagamit ka sa gawain ng ating Panginoon, yung talent na ibinibigay sa'yo ng Diyos, gamitin mo yan for the glory of the Lord. Magpapagamit ka sa kanyang gawain. Irerespeto mo ang araw ng kanyang hinihingi. Ibigay mo kung ano mang nais ng ating Panginoon. Mayroon mga instruction ng ating Panginoon. Hindi po tayo mawawala, mga kapatid, sapagkat mayroon po mga instruction ng ating Panginoon na dapat nating sundin. Hindi na po tayo basta-basta, mga kapatid, lumusot pa mo dito sa mundo at wala tayong para kahit at tanong kung dapat gawin. Mayroon pong instruction ng ating Panginoon. Bawat bagay may instruction ng ating Panginoon na ito huwag mong gawin. Ito gawin mo. Ito huwag mong pakialaman. Ito po pwede. Hindi na kukuha ng tao yan, mga kapatid. Wala sa kanila yan. Hindi na naiintindihan yan, mga kapatid ko. Bakit? Natakpan sa Thessalonians 4:4. Natakpan sa libutan. Yung kanilang mga kaisipan. Sapagkat doon masaya sila sa kalayawan, masaya sila sa kamunduhan, yun ang kanilang mga iniisip. Kaya hindi po natin, mga kapatid, masisisi, mga kapatid ko, ang Panginoon, kung bakit din tayo nagkaganito. Kung bakit ang tao nagkaganon. Na dahil din sa tao yan, sa kagawang. Maano ka ipipres ng Panginoon? Na mas inuuna mo yung ginagawa mo kaysa sa Diyos. Pagdating, mga kapatid, sa Panginoon, ang daming excuses na tao. Maraming mga kadahilanan kaya hindi sila makakarating sa church. Paano ka ngayon papapalain? Manabo. Kung may normal, mga kapatid, bilang. Kukunti lang. Kung minsan-minsan pa anak, minsan pa sa mga anak ng Diyos, minsan bumabagsak pa. Ano yung mga kapatid, ginagalan tayo sa Panginoon, no? Sinisisig tayo ganyan. Yun ang laglag, yun. Tatapon yun. Yung manatili dito, no? Yun. Yun ang sa Panginoon. Yung nalalaglag, yun yun. Marurumi yun. Tayo kaya, mga kapatid, pinipiga tayo, mga kapatid, kumbaga. Ang ating pananampalataya, mga kapatid, mag-iingat po tayo, mga kapatid. Kaya na, aware! Our mind always aware. Sapagkat ang ating kaawal lagi kumaatake sa atin. Maging handa po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon. Katulad ng sampo. Sampung dalaga. Sa Book of Matthew 25, mababasa natin yun doon. Yung sampung dalaga. Yung 1-13. Basahin mo doon. Yung sampung dalaga, 5 yung wise, 5 yung mulmang. 5 ang matalino, 5 yung mulmang. Yung matalino, yung ilawan nila, ito ilawan, laging may langis. 5 yung matalino, 5 may langis. Yung mulmang, hindi, basta nalang gumiyahe, kung hindi nilagyan yung langis. Hindi nilagyan ng pundo. Hindi nilalagyan yung ilawan nila ng langis. Bakit? Mangmanga eh. Naging inosente. Walang alam sa salita ng Diyos. Ang sabi natin pa doon, be ready. Be aware. Alert. Yan po ang panawagan ng ating Panginoon, mga kapatid ko. Tayo, mga kapatid, mananatiling mangmang. Mananatiling mangmang na yung pagkasabi mo, matalino ka ba? May koso na kuha mo? Maraming malawak yung pinag-aralan mo? Talaga na tayo sa karar ka? Pero sabi ng ating Panginoon sa Hoti Hosea 4:6, my people destroy because of lack of wisdom, lack of knowledge. Kaya po sila napapahamak dahil sa kanilang kamangmangan. Nakuha niyo, mga kapatid? Kaya tayo, mga kapatid, humingi po tayo sa Panginoon ng karunungan, ng kaalaman na nagagaling sa ating Panginoon Jesus. Humingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon kung tayo nagkakasala sa Diyos. Para tayo'y pagpapalain. Yung langit, mga kapatid, minsan, mga kapatid, hindi tayo dinidinig ng ating Panginoon sa panalangin. Dahil mayroon po tayo sikreto, tinatakong kasalanan. Kailangan po natin yung isurrender, mga kapatid. Otherwise, hindi natin isurrender yan, mga kapatid. Yung pinakatatago mo, yung pinakapigurito mo, tatanggalin ng Panginoon niya.
Ang dahil niyo mga kapatid. I'm telling you the truth. Don't play with God. Hindi tayo pwede maglalaro sa ating Panginoon. Sapagat ang ating Diyos ay buhay. Hindi tayo makakatakas sa Kanya. Hindi natin siya pwedeng mabiro katulad ng tao. Hindi natin siya sasabihin, excuse me, Lord. Sandali lang, Lord. Mamaya na, Lord. Natin siya pwede pagsabihan na ganyan, mga kapatid. Ang sabi ng ating Panginoon, kailangan natin sa tiuno. Bibigyan palagi ng first position na nangunguna sa ating buhay. Tayo po yung tumayo, mga kapatid ko. Natayo po tayo. Hallelujah. Glory to you, Lord Jesus.